Sige, so ato na sugdad. Disclaimer dai, dili ni akong slides dire kang engineer ba to sini. So, some of the topics no were already discussed last time as part sa inyong atong activity. So, 9-digit problems ato. So, for any 3-digit number, let H equals the hundredth digit, T equals the tenth digit, and U equals the units digit. So ang number ana kay 100H plus 10T plus U. So for example, we have a number na 245. Diba? This can be split into masyag 2 times 100 plus 4 times 10 plus the units digit nga 5. Mora na siya ipasabot ani ang pag-breakdown niya. And then, na may kasagaran sa questions no, kanang ma-reverse ang digits. So if ma-reverse ang digits, ang units nga digit, mabalhin na sa hundredths digit. And then ang hundredths nga digit, mo na siya ang unit ni mga digit. So, kaning 245, di ba, if ma-reverse na siya, may mo na ng 542. So, may tabo na, mo man initially ang units digit. Units digit, kani ang tens, kani ang hundreds. So, di ba, kung imo na siyang balihon, may mo ra siyang 5 times 100 plus 4 times 10 plus 2. Yan na. So, may mo na ning 542. Now, anyway, basic review ra ning uban. Ang sum of the digits would be h plus t plus u, niya ang product niya kay h times t multiplied by u. Okay ra, naka-follow ra. So kini ato ning ansiran. So na di uban ko na. Baka ni nara day. Pero ato lang sulbon nga pan. Anyway, ako send ang PowerPoint para ma-view ninyo ang animation ni Sir. Pero mas hindot kung magdungan lang tag-solve. The sum of the digits daw of a two-digit number is 12. If the digits are reversed, the new number is 4 over 7 times the original number. Determine the original number. So, let X be one number or kuha na lang, two-digit man, so T ug U na lang atong label. Tens o units nga digit. Kana. So, the sum of the two-digit number, ang sum of the digits would be 12, kuno? So, T plus U is equal to 12. Okay ra? Agree ra? Yeah, since this is a two-digit number, then the number would be T times 10 plus the units digit. Okay ra? Agree ra ni? Now, if the digits are reversed ko, no, the new number is 4 over 7 times the original number. Now, this is our original number. Kana. So, di ba, kung ato na siyang i-reverse, may mananing u times 10 plus t. Now, this is reversed. Now, ang reverse ko nung number is 4 over 7 times the original number. So, unsa itong equation nga ma-forma na? Di ba, may mo siyang, ang atong original number is t times 10 plus u. Kung ma-reverse ko na siya, the new number is 4 over 7 times the original number. So, kani, times na ito, 4 over 7, ang original number, muna siya ang reverse na. So, u times 10 plus t. Agree ra sa equation? Muna ang reverse, no? Ang reverse nga number is 4 over 7 of the original number. Okay ra? Na-clear ra? Nya, naman tayo doon ka unknowns dire, u ug t. So we need two equations. Kung pila ka mo imong announce, mo na imong need nga equations.
Now, kani kabaw na mata. Na mo ni atong first equation, t plus u is equal to 12. Na, so we can now express one variable in terms of another. So kana lang. Ang u na lang, ako na lang siya mo ang 12 minus t. Gimove ra ko ng t sa mika side sa equation. So ang may tabo, tanan instances diri nga u atong ilisdan og 12 minus t. So may man na ni siyang 4 over 7 times t times 10 plus 12 minus t equals u times 10. I mean, lista na lang tani daan. 12 minus t. Then plus t. Oh no, times 10 day times 10. Plus t. So pila man ang t inyo masolve na? Atong open ako open akong calculator. Ay lang mag, emulator lang ko direct. Pila i-tiin nyo na pa. X times 10 8 plus 8. Ato na lang iswata. So, t is equal to 8. So, pila man ang u? Kaba matano, mani ang equation na to sa u. Ato na lang is 10. U equals 12 minus 8. May mo siyang 4. Yun. So, pila na itong original number? Atong original number kay 84. No, ang tens digit, 8. Ang unit digit, 4. So, ang answer na to is 84. Now, di ba, i-reverse ni mo ang 84, may mong 48. Testingin yung times o 4 over 7 ang 84. Magawasan na kay 48. So kung doon ay choices, pwede ra gid ninyo tanan ra. No, kung unsay time sa ninyo 4 over 7 nga ma-reverse siya. So naman gid na sa choices, magawas man gid na. Nga butan ta lang. 84 na sa choices. Time sa nimo 4 over 7 o ma-reverse yung digits. So pwede ra nga kanira inyong approach na. Daga problem sa algebra nga back-solve ra ang inyong kan, inyong kakampin. Ah, ang kanan nino. Wala ni tantangon. Nasumanin. Ako lang i-send ninyo ang PPT. Send lang ko sa usa ninyo niya. I-forward lang sa GC. Kaya di mo kung pwede maka-upload sa inyong content, LMS. Kaya pag last time? Iyan na. Ay, kasong pag last. Wala pa? Wala mo. Ay, add na lang ko. Sa GC. Or, kung sa ikaw ninyo, basig na sa may mga... Iyan na ba? Sa dito. Ah, sige, pwede rin. Sige na yung mga limag-limag dito ba? Ano? Nasa si sir. Ah, nasa si sir. GC. So, kani? Problem 2. Mo ba ni ang kon? Oo, kaning problem 2 kay wala na murag wala na ni sa rog solution. Anyway, tala ni solve rad. Ani. Ha? Nay uban nga wala, wala niya maabot niyan ba? So the tens digit of a certain number is 3 less than the units digit.
If the number is divided by the sum of the digits, the quotient is 4 and the remainder is 3. What is the original number? So ato sa usahon by statement forma tawag algebraic nga expression. So kani ko nung first nga sentence ko no. The tens digit of a certain number is 3 less than the units digit. Pasabot ana kay ang tens digit is u minus 3. Okay ra? Na-discuss naman ni last time no katong pagforma sa algebraic nga expressions. Katong 8 is less than a number, katong may nga to. So, kung na tadiri, mag-speedrun na tadiri. Yeah, sunod, if the number is divided by the sum of the digits, kung sa man ang number na to, di ba? 2-digit man yung number. Plus u. So, this is 10t plus u. Mani siya ang original number. Na. So, if the original number is divided ko no by the sum of the digits. Kung sa isang sa digits, di ba? T plus U. Ang quotient ko no kay 4. Pero doon na siya yung remainder nga 3. No? So, kung saan mata na? Plus 3 divided by T plus U. Mora niya ang medyo tricky nga part, no? Sa pagporma. So, what is the original number ko no? Natay duha ka equation. This is our first equation. This is the second. So, pwede ito mag, kuhan na ni? Ipindi rin ninyo, substitute, or pwede rin po mag-caltech. Pero anyway, dali rin man yung substitute kay u equals t plus 3. Kuhan naman ninyo. So, again na, muna itong equation 1, kini ang equation 2. So, from equation 1, i-move lang na ang 3 sa pika side sa equation, may mo na siyang u equals t plus 3. So, tanang u diri sa ikaduhang equation, is din na lang t plus 3. So, may mo na ning 10t plus t plus 3 divided by t plus 3 equals 4 plus 3 divided by t plus 3. Na. So, ako lang i-highlight ha para dili-libog. Okay na. Tanan u dira, di pang listan ba na ito? O t plus 3. Na, gikan dire. Decimal lang magawas? 4.4. 4.4. Kailan? Kasi malagi na. 4 of. Kailan man? 4 of. 4, exact nga 4 ang answer. So, t equals 4. So, pila man ang u? 1. Ay, u equals 7. 7. No, asa gikan, dire. Kung, pwede rapod ka ni. 4 plus 3, 7 na siya. U equals 7. So, atong original number, pila man? 47. So, ang pautang na, unsay, pwede ninyo tisingan. Tisingan ninyo. Kala rin din. Four times, pila, no? So, talag 47. Pero, kung saon, para kalkyo na lang. Ari musod ang advantage ni Canon. So, ako yung pinang Canon sa. Ang kaso, dili makakuha na ni. Dili makasulbad. Kansa? O, wala na yung kaso. Banat na. Cheater man ang... Ay, cheater mo gamit kaso. Na, kung ba yung tahang kaso pag last? Gi-allow ba niya? Hindi ko na sa balik. Tanang kasyo. Ay, na'y kasyo nga. Pwede, pero katong may sipsod. Ay, na lang. Mabuhang mo. So, ang bato na, kung dire ka sa Canon, ang Canon, namagod ni siya yung kawan nga function. Doon na ni siya yung
Kani gang apps. Nasa yung module lo nga function. Ang i-calculate sa module lo kay ang remainder man. So, bisita na 6. Kada. So, ang format na niya kay ibutang nimo ang number niya katong the number you are dividing by. So, atong number, naman ni sa choices, kanyang 47, makita mo na ninyo. So, input na nimo 47. Niya, pila may sum sa digits sa 47. Type na kagkama, shift niya, parenthesis, tama. 4 plus 7 is 11. Ipisit mo equals, ang remainder niya, 3. So, pwede ra kanina lang dito. So, kung sa kalikyo pa. Pero wala yung modulo nga function ang kasyo. Unsa? Ay, sa apps o mod. Modulo na siya. So, kanang mga pattern problems, magamit ko din ninyo. Naman yung mga pattern problems, kanang non-terminating na decimal na gabalik-balik. Yeah, what is the 999th term? Naman yung mga problems ngayon nga na, listen mo na kung mag-divide ra ka niya, sulpo niyo mga remainder. So dali ra siya kung gamitan niyo mga modulo. Prime, dire ka sa prime factorization. P-fac. But, asa, di ko klaro din eh. Asa ang P-fac niya? Ah, dara, kani. Oo, oh, kani. P-fac. Example, kung sa may prime number, na ilan ninyo? 7, sure man yun. 7 lang. Equals, niya, bisita ang P-fac. Uy, ay, ako nabislit, kaya ang gawin ako nabislit. Sorry, sorry. Balik, 7 equals niya, shift, kana PFAC. Wa na siya na factor. Meaning prime siya. Kung kuan na sa opposite na grad. Yan sa may kung 8. Sa 8 equals ini ka factor na kana niya shift niya PFAC. Makara ninyo PFAC na. Oh, may mo siyang 2 times 2 times 2. Gi-factor niya gamit ang prime factorization. So, sa una, ang kaso wala yung niya function. So, na may mga punta na, no? Which of the numbers kay prime, ana? O, pwede rin, dali, mag-p-fact lang ka. Kung di naging siya ma-factor, prime na siya automatic. Kadyo sa akin, murag nag-alin yung pag nindindok. So, kani, sunod. A number is expressed by 3 digits, which are in arithmetic progression. If the number is divided by the sum of the digits, the quotient is 26. And if 198 is to be added to the number, the digits will be reversed. Find the tens digit. Ang answer di ane kay Panday. 3. 3 ang answer na. So, sa itong button, tulo man ka digits, no? So, the original number is 100H plus 10T plus U. Na. Nya, ang numbers ko, no? Kay in arithmetic progression. So, possible, no? Nga, ang number na to, 246, possible nga, 369, na. Pero din, pwede mo 4, 8, 12, no? Kaya ang 12, 2 digits naman. Pwede po 1, 2, 3. Pwede 1, 2, 3. Pwede 3, 4, 5. Pero mabuang ka kung mo nang testing ang tanan. Kung sa'yo mo satisfy ani, no? So, yun yung button. Kani, di man yung malubot nga problem. Kaya 10 digit mo nang ipunta na. No? May nakalisod, ana. So, unsa ganito ang characteristics sa arithmetic nga progression, di ba? Doon na siya common nga difference. So, for example, we have a number nga, tulo ka numbers, A, B, and C, which are in arithmetic progression. Di ba? C minus B, hi. C minus B is equal to the common difference. Nya, B minus A, common difference, kaya po na.
So, di ba, dapat equal ang difference na nilang dawa. C minus B and B minus A must be equal. So, doon naman tayo tulo ka digits. Di ba, natay hundreds digit, yeah, tens digit, o ones ka digit. So, meaning, U minus T must be equal to T minus H. Muna siya itong first equation na forma. Sa kanipa lang statement nga in arithmetic progression siya. Okay ra? So, T minus H equals U minus T. So, kanang sunod ko no? If the number is divided by the sum of the digits, the quotient is 26. So, wala na remainder no? So, saan man tani? 100H, again, this is para sa arithmetic na progression. Pormata sa itong second equation. 100H plus 10T plus the unit digit divided by the sum of the digits, that would be H plus T plus U. Result ko nun niya is 26. Na, second equation. Yeah, third equation na to, if 198 is added sa number, the digits will be reversed. So, unsay equation na to na? Ang original sa ano? Ang 100H plus 10T plus U. Kung plusan ko no siya 198, ma-reverse siya. So, unsay may tabo dere? May mo siyang 100U plus 10T plus H. Ayan na. Ayan lang, good. Iusa ka lang, good. Yeah, ako lang rewrite nila. 10T plus U. Plus H. Sumunod na itong third nga equation. Na. So, pwede mo mag-Caltech ani, three equations, three unknowns. Pwede rapot na mag-express mo sa usa ka variable in terms of another, pero madugay, mag-good. Kay tulo ba? Tulo ka buo. So, kanala, ato na yung Caltech para in case ang pumunta na ang unit digit or ang hundreds digit, makuha ninyo, matuhog ninyo o kuha. So, kaning first equation, ato ko nung i-simplify na siya. Na kanang tanan constant terms na to, naara sa pika side sa equation ba? So, kanang T, dire no, may mo siya. Ay, ato lang ipasunod nga. HT yun na lang. Sa. So, negative H plus 2T minus U is equal to 0. Agree, ra? Negative H, kani? Negative H niya. Kaning negative T, i-move sa pika side sa equation. So, mapositive na. Muna, T plus T, may mong 2T. Niya, ang kaning U, gibalhin sa pika side sa equation, may mong minus U. Nga, yeah, equal 0 na. Nakanin ko nung second equation. 74H. 74H. Ah, sakto. Ang gibuhat kay, ang H plus T plus U, gimultiply ra sa pikas nun, yung minus ra sa coefficients. Kaning expression, i-multiply dira. Na, nga, ipang balhin lang tanan. So essentially no, ang may tabo na kay ako na lang is what 100H plus 10T plus U equals 26 times kining denominator niya dira. So 26 times H plus T plus U. Yeah, ang 26 pwede man nimo i-distribute sa HT og U. So may tabo dire na lang sa kalkyo na lang kung mag-input.
Na. Nya to nila ibalhin tanan 26 sa left side sa equation. So again ha, 100 minus 26 pila. 74. So 74 ang pare sa h. Balik atong second equation. Kanina lang. 74h. Nya 10 minus 26 pila. Negative 16. So na lang na. Negative 16t. Nya 1 minus 26. Negative 25 u equals 0. Then, ang pinaka-last, sama na ninyo, ang 198, i-move lang na sa pika side sa equation. Then, tanan coefficient sa ng h, t, o, u, i-combine na lang. So, kaning h, kung ako ni siyang i-move sa pikas, di ba, minus na siya. So, 100h minus h, may mong 99h. Dayon, 10t, nya kani ma-negative naman na, minus 10t man na. So, mawagtang na nga expression. So, dito na ta, sa u. U minus 100 u, pila man. Negative 99 u. Pero essential yan, mura na siya, na i plus 0 t dira. Nya, plus, I mean, minus di. Minus 99 u. Equals negative 198. Again na, constant term, kailangan naman sa pika side sa equation. So, muna niya ang ikatulo. So, sa kalkyo, inyong input sana, direta sa mode equation niya, three unknowns. So, visit kag 2. Kung sa coefficient sa h, di ba, negative 1, 2 niya, negative 1 upod. Equals 2 niya, negative 1. Second equation, 74, negative 16, o negative 25. So input lang na. Yang pinakalas kay 99. Yan, wala may coefficient ang t. Sa kining equation, so 0. Nya minus 99. Nya equals negative 198. So, dara, ang number dahil, 2, 3, 4 dahil. So, swerte, no, kung nag-trial and error ka, nasakpan din mo. Pero, lisod yan, nasakpan. So, ang number na to, 2, 3, 4 dahil. Ang original number yun. Pero, ang pumunta na raman, tens digit raman. So, answer na to, 3. 3. Ana. Okay ra. Naka-follow ra. Ang simplification ra ay paano na arara magdaob na. Ako lang na i-discard. Kaya anyway, naradiri ang solutions na to. Ano, pero X, Y, Z lang ihanap mo. Label. Pero using mode type 2, rin ako. Sa 2, 3, 4. Test digit is 3. Ganaan rin so, ah. Pero pwede rin ako, gimana-mana na. Kanina lang. Ay, kanina. Age problems na ta. Science field. Kaya okay, magupay yung English ani. So, ang konsentra ni kay the difference of the ages of two persons is constant. So, kung magtubo ang age sa usa ka person, magtubo man pud ang sa lain. So, pirmi na equal. Nya, mo niya mga statements niya, comment niya madunggan. If X is the age of Peter now, his age 5 years ago is X minus 5. No. Nya, his age 7 years hence, ang pasabot ra sa hence kay after, 7 years after, mahimong x plus 7. Na, so it would be helpful nga mag-draw mo table, pero dipindi ra sa preference ninyo. Ako di ko ganan mag-table-table. Pero
ang present age x gyud na siya. Nya kung i-define sa statement nga murag after a certain number of years mo na mag x plus 7 ka ang past x minus 5. Anyway, makita rin ninyo sa atong examples ko. So kani ko no. 2 years ago, a man was 6 times as old as his son. In 18 years, he will be twice as old as his son. Determine their present ages. So akong masuggest ani no kay by statement lang yapon mo pag formal equation, pero pwede ra pod nga since na may table gipakita si sir, kato lang pod nga approach itong gamitan. So ako na lang kung ano man ug san man eh, M ug S na lang akong variable. So butantap sa present natay M ug S. Nya ang sa first statement 2 years ago kuno. So unsa din eh pag past pila day ang edad nila? Di ba ang edad sa man kay M minus 2 kay 2 years ago man. 2 years ago na. Then ang edad ni son kay S minus 2. Nya yeah, sa future nga condition pila may edad sa mana in 18 years man ko no. So after 18 years so may maning M plus 18 ang edad siyang son S plus 18 po. Ana. So ato dani i-define in terms of an algebraic expression kaning first statement na to. The man was 6 times as old as his son. Na. So, ang mahita ba na kay M minus 2 is equal to 6 times ko na yung edad sa yung anak ato nga time. So, 6 times S minus 2. So, by concept, common sense, ang 6, di rin ganyan mo i-multiply sa son kay posible mas mumaguang ang papa. No? So, usa na sa inyong batayan ng dira. Kaya mo ba, dagat malipat ani ang 6 times as old as his son, diri i-multiply sa M minus 2. Kani ko nung ikaduha nga statement, kamo ko na i-forma sa equation na niya. In 18 years, he will be twice as old as his son. Plus 18 plus 2, 2 is plus 18. M plus 18 equals, mo doble ko na, doble sa S plus 18. So, manan na yung equations. Nya, determine their present ages man, ang duha. So, pwede rapod nga. Ito na lang ni two equations to announce na lang. So, di ba, may maning M minus 2 equals 6X minus 12. Nya, ang ikaduha ng equation, may mong M plus 18 equals 2s plus, pila mo ng 2 times 18, di ba? 36. Na. So, this simplifies into atong ipasunod ang variables. So, mag-una lang ko sa m. M minus 6s negative 12 plus 2, pila man? Negative 10. Nya, ang second equation, M minus 2S, ang 2S, ibalin lang na ito sa pikas. So, M minus 2S equals 36. So, pila niyo makuha sa M? 18. Oh, 18 day. 18, 36 minus 18, no? Oh. So, pila ang value ni M? 32. Pila? 32. Ang value ni S? 7. Na, so pwede mo na ninyo ma-check no, 2 years ago, pila may edad ni Papa? 30. Ang edad ni son? 5. 5 times 6, 30. Nya, 18 years after, or 18 years hence, 50 na si Papa, si son, kay 25. 25 times 2, 50. Na, so mani lang may edad. Pero kung doon ay choices, pwede ra bakso, no?
Kasi nga lang ninyo, unsay mo meet sa condition. Okay ra, nay questions? Organ, masamay lang. Masyam na lang ko, wala na. Oh, fragmentals. Ang may tabo na kay musubmit may ni sir. Oh, dili, dili. Submit may questions niya. Si Ma'am Sally sa'yo mag-ulbot-ulbot. So, paswerte ayaw mo halbot. Ha? Wala. So, mani no? 32 of 7. So, kung nyo manotice, ang solutions po ni sir, puro na naka-calculator. Kaya review subject naman eh. Hindi naman eh, MMW. Kani, basic kayo. Bubura kayo. Kan? Question, pero usay biya ka na mabugbo. Ka na mabugbo pa na, mabiyan na yun. So, kani ko daw? A man is 41... 7 years. Ha? 7 years. Di mo naman ora? Ano naman ora? Right, oh, 41 plus 7. Oh, yeah. 16 times 3, 48. Okay. Pwede rin. Pero saan man ang, kung ano na? Algebraic expression. So, kung ano, ang edad ko no sa man, 41. No? Nya, iyang daughter, 9. How many years will the father be 3 times as old as the daughter? So, ang present age ni father, pila man? M lang yapon. 41. Ang age ni daughter, ay 9. So, pila ko no ka years after nga triple ang edad sa papa. So, murarag, 41 plus X is equal to 3 times, nagtubo man po ang edad ni daughter, no? So, 9 plus X. Kanara. So, X equals 7. Na, pero kani kaya ra kini ko na choices pwede ra ninyo i testing kasi lang og naman yung choice naman sa choices ang 7 jud 41 plus 7 i calculate na niya og mo triple na gina wala na oh father daughter father daughter ba kani ko no? Na-challenge mo yan eh ganina. Kaya may solution si Sergi. Butang. Yan mo, add ko additional na problem sa Mega. Sa akong i-copy sa ato. Wala, din ako na-save eh. Apple button to sa Mega. Okay lang. Ah, nakip na din. Sige, sige. Ay, number one ko, no? Sira ko na ka ba? Eh, di rin na lang. Wala lang sa nakap niya. Ko lang i-address sa notes na ko.
So Itadori is 4 years younger than Megumi. Kinsa may mas matuan? Si Megumi ang mas matuan. 4 years younger man si Itadori. No. So sa may equation nga maporma na ito, ani? Kana. Sakto, I equals Megumi minus 4. Again na, younger si Itadori. 4 years younger siya ni Megumi. Mas young, younger si Kwan, Itadori. Yeah, 20 years ago, kano sama na? Ato lebutan dribi. Past, present lang. So, edad ni Megumi, edad ni Itadori. Ana. 20 years ago, di ba, M minus 20 na siya. Niya, I minus 20. So, 20 years ago ko, no, Megumi's age was 13 years more than half the age of Itadori. How old are they now? Ang sa ito mapurma equation para sa past nga condition na ni. Megumi's age was 13 years more than half the age of Itadori. So, M minus 20 is equal to half the age of Itadori, pila man? I minus 20 divided by 2. Yeah, 13 years more than man, so plus 13. Na. Okay ra, agree ra sa equations na to. So, sa bata na to, ani? Ato lang i-simplify sa. So, pwede raman i-ikon na lang to. So, na lang eh, para kwan, kung sa may ma-forma na to, ani, di ba? M is equal to I plus 4. So, tanan M diri, is na to, I plus 4. So, kanang M, usara mo niya po na. So, may mong I plus 4 minus 20 equals I minus 20 divided by 2 plus 13. Kailan man ang I? I is 42. Kailan may edad ni M? 46. Na. So, mas maguwang yun si ko ano? Megumi. Na, ito lang nabot ang answers nila. Ay, pila, pila niya kasi. Pila mag yun? Pila, pila? 38 si Itadori. 38 ni, 38. So, ako sa last 4, 42. 38 o 42 na eh. Nabali na eh. Gawin na sa 42. So, pila man eh. Ito na lang iswat na rin ang answer. How old are they now? Ito to? Megumi kay 42. Itadori kay 38. Ito, i-check ko na na to. Sige. 20 years ago, pila edad ni Megumi? 22. 22. Si Itadori, pila? 20 years ago? 18. 18. Sa? 18 plus 13. Half raman sa 18. 9. 9 plus 13, pila? 22. So, 42 o 38 yun ang answer. Kaniko no? When I am as old as my father is now, I shall be 5 times as old as my son is now. Patay yun. English mo ba na English? By then, my son will be 8 years older than I am now. The combined ages of... Ay. Oh, kwan rin, my father
And I read. The combined ages of my father and me is 100 years. How old is my son? So, unsa man ta ni pag interpret if I sentence gyud mo na to para ato may nahinay. So kaning when I am as old as my father is now, unsa man na to pag translate into Bisaya? Kung pareho na kong edad sa edad sa papa, parang yan ano, kung maabot na ka sa edad sa mong papa, kanon sa na, after a certain amount of years, di ba? So, ato lang anlan nga, ikaw, M, me ba, no? Me, father, o son, no? Wait, recording. Delikado, na? So, kanon sama ko ma-equal sa edad sa kong papa? Ang edad sa kong papa, F. Ang edad na ko ron, after a certain amount of years, nga na natog X. Pareho na tag edad sa atong papa. So, kung mahitabo pa na ko nun eh, kay you will be 5 times as old as your son. So, unsa man na? 5 times as old as your son. Diba? 5 times. No. So, pwede rata ni equate pag yun. Sa 5S. Okay ra? Nadiri ang samog paminano, kaling by then, my son will be 8 years older than I am now. So, saan man na? M plus X. Adi, ang son, itubo yung edad, no? Itubo ang edad. So, S plus X na ang edad sa imong son. 8 years older ko na sa edad din mo karun. So, ngayon eh, ang edad ni San, nitubo. So, ang edad ni San kay S plus X. Dili lang. Ang edad ni San, S plus X. Nya, sa kanang nga time kay 8 years older ko na sa imong edad karon. So, mura nag S plus X equals M plus 8. O, pwede ra ba ito? 8 plus M. Okay ra? Yes. Agree ra? Na ang kanang last, no, pinakasayo no, combined ages of my father and me is 100 years. Basic kayo. Unsa may maporma nga equation na? M plus F equals 100. Problema na ron, unsa na pag solve ang mga nadira. So, ingan niya itong pwede ba ito? Kanang what if na ba ganan ta ko on tanan sulbon sa nato ang x appeal tanaw dot tani nga equation kana how can we simplify this di ba m minus 5s plus x equals 0 okay ra pero pwede ra pod no nga sa father mo mag-usab pero ganan mo ko nga masolve na ko ang x f m ug s pwede ra na so ato mapurma ni nga equation kay M plus X minus 5S equals 0. Agree ra? Ibalin ra ning 5S na to no, sa pika side sa equation. So, kani mani atong first nga equation nga mapurma. How about kani nga equation, kani ikaduha? Ipasunod lang na to according to the variables nga naka-arrange dira. So, gawin na si M, sunod si X, sunod si S. So, kaning M, eh, pwede ko na, i-retain na lang ako dira, ang 8 na lang ako ibalhin. Balik. Or pwede rin po niya, i-negative M na nimo. Pwede rin sa iyong preference. Ay, ko na lang, ang M na lang ako i-move dire. Mawang sama na siya. May mong negative M. Niya, plus, copy rin eh, S plus X. Plus S plus X equals 8. Okay ra? Okay ra? Yan ka na pinakalas. Diba ang F, wala man na sa, di man na part sa atong 3 unknowns. So ato siyang i-define as M plus X. So, may mo ni siyang M
plus m plus x. Pero this would simplify into unsa man? M plus m. Di ba mahimong 2m. 2m plus x equals 100. Nya, mura ni siya na imaginary dira nga 0s. Para i-input na to about a 0 dira. Kaya wala may term containing the variable s dira. Wala, naka-msx no. Wala na po dyan eh. Balin na po dyan eh. Ito may rearrange gamay. May muning minus 5s plus x. So, ato ko nung solvent ko. Kapag input daw mo sa kalkyo, mag-input lang po ka direct. So, kung ano, itong first equation, kay, again, 3 unknowns. Adalin na lang. So, 1 niya, negative 5, 1. Niya, constant term, 0. Niya, so, okay, negative 1, positive 1, positive 1, gabon, then 8. So, that kay 2, 2, 0, 1, 100. So, 35 ang imong edad. Ang edad sa imong son, 13. So, mara na ipakita no, sakto na ni. Ang z kay 30. Kung something 30, what the difference in age ninyo sa inyong papa? No. So, kung itong isuot yung tanan nga, kuan ni, what if lang nga, lahi na po ang pangitaon. Kaya na, ang nakuha na to, ang imong edad, bilang ito. Na, imong edad kay, sa digin mo, agad rin na part. Kari na lang. 35. Ang edad sa imong anak, 13. Mo na ito, answer. How old is my son raw na po katana? Ang x kay 30. So, ang edad sa imong papa, pila di ay? 35 plus 13, which is 65. Okay ra, okay ra. So, ang problema ra kita nino kay ang English nga part, kapag purma sa equations. Labi na ka ng was as old as I was. Ka na marag. Half as old as I was. Mahalawa. So, din na punta sa work problems. Kani, muraram ni Bayesian proportion essentially. If M1 men can do W1 work in D1 days working H1 hours per day, and M2 men can do W2 work in D2 days working H2 hours per day, then mo niya itong mapurma ng equation by Bayesian proportion. So, essentially, kaning work gani diri kaning nasa denominator. Kini mo ni siya ang amount of work done. Kani. Amount of work. Na. Kanang M, D, O, H, kwanara, man times days times hours. So, for example, no, 8 men required to finish a certain job in 10 days. So, 8 men multiplied by 10 days equals 80 man days. So, mura na nag-force times distance, no? Moment. So, kani ko, no? 18 men take 20 days to complete a job working 12 hours a day. Find the number of days that 15 men will take to complete if they work 9 hours a day. So, what's the solution na to? Diba, m sub 1, d sub 1, times h sub 1 equals the amount of work done, equals m sub 2, d sub 2, h sub 2, divided by w2.
Now, sa first condition ko na ta, 18 men, 20 days, 12 hours. So, 18 times 20 multiplied by 12. Ang work done na niya, kung naman nga, murag equate naman ninyo mo nga, ang work done na niya sa first statement equal ra sa work done sa likas. So, pwede ra nag-treat na lang na nato as one, kaya mukhang sa ramig po na ang duha ka expression sa ubos, is equal na sila. Diba? So, equals, ang ikaduha kay 15 men, niya 9 hours. So, 15 times D2, a number of days man ang gipangita, ano? Times 9. Divided by 1 ragyapon. So, pila dahi ang D2, ano? D2 equals 32 days. So, medyo basic-basic pagamay. Arita sa saluta. 20 men take 10 days to complete a job working 12 hours a day. Find the number of men required to complete a job twice as large in 30 days working 8 hours a day. So, the same regapon. No. M1, H1, D1, over W1 equals M2 D2 H2 over W2. So, dili daw ka sa first nga statement. 20 men, 10 days, 12 hours. So, 20 times, ato, ako na niya. Na lang. 10 days, niya 12 hours divided by ato lay butang 1 niya sa Picas equation what's up ni 30 days working 8 hours a day wala ta kabaw pila ka tao so m2 times 30 times 8 but the work is twice as large no so what if 1 diri ako butang diri 2. Pwede na ka ma-assume mag any value dira. Pero 1 ang pinaka-ideal kay para ma-automatic lang na ito times 2. So, pila na yung M2 na ito? Ano? M2 equals 20 men. Ano na? Ano ko na? 11 men could finish the job in 15 days. 5 men started the job and 4 men were added at the beginning of the 6th day. How many days will it take them to finish the job? So, unsa may approach na rin. Murag mo na niya ang kwan-kwan gamay na. Pag-require o analysis gamay. Pero ato sang sabto na problem. Ang 11 kuno ka tawo makahuman sa job in 15 days. Pero ang hitabo sa imong case, 5 ka tawo ni start og buhat sa job sa first 5 days. Nya pag after pag sa 6th day nag-add gag 4 ka tawo. So less than imong tawo no 5 og 5 plus 4 may imong 9 so dapat madili gyud ang project. Balik instead na 15 days, mo exceed check 15 days pag umaman ang project ninyo. So, kanisa tao na. Kanisang first statement ko nun. 11 men could finish the job in 15 days. Kana. So, atong total work day na kailangan kay 11 men times 15 days. Pila man eh? 165. So, 165 man days. Ano? Ano itong kailangan na work ng mga man?
So, five men ko, no, started the job. And four men were added at the beginning of the sixth day. So, atong tanan ang work, timeline lang sa work, no? So, mani ang first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day. Kana lang. Para maklaro na to ba kung pilagin ang trabaho sa five men. Now, ang itrabaho ni Adlaw, five men, kanipod, five. Ang day one, eh, two, three, four, five. Pero at the beginning of the sixth day, nagpuno man kuno og upat ka tawo. So gikan aning sixth day, pila naman sila gatrabaho? 5 + 4, 9 na sila diri onwards. So ang punta na, kanusa na nila human ang project. So yan na itong baton. 165 man yun ang total amount of work nga kailangan na to. But ang lima kataw nakatrabaho na for 5 days. So, kung sige unit ani, hatunta na ang unit, di ba? Mondays man eh. Mondays. But 5 men were able to work for 5 days. Na. Ya, sunod na na, 9 na sila kabuo plus 9 men. Ang punta na, pila ka days mientras ma-achieve ni ang 165 Mondays nga work nila. Ah, 165 minus 25 equals 9x. So pila man ang days ana? Kuan ni siya no? Ma-decimal siya. 5.5. Pila? 15.5. 5.56 lang ato. 15.56 days. Now, ang pumunta naman kay how many days will it take them to finish the job? So, yad na itong kitrabaho sa lima kataw. Kitrabaho man sila daan og 5 days. So, the total time would be pila man eh? 5 days plus 15.56 days. So 20.56 days. Na. So mo-make sense ra ba datong solution tungod kay kung 11 ka tawo mahuman ra siyag 15 days pero gamay ra man tagtawo gi-power mo na madili gid ang project. So na po yung uban ko na na questions nga how many days will the project be delayed? Na yung mga nga question. So, ang sabi na ninyo pag tubag? I-minus na na. 20.56 minus 15. Which was initially ang plan. Ako na lang ibutan po dre. Additional note. How many days ready. So 20.56 minus the initial nga kailangan na to. 15 days round that. So pila man eh? 5.56 days na siya. Ano? For how many days lang ano? For how many days was the project delayed? Anyway, kana na lang ako ipabili. So, dili na lang sa work problems kapag I mean, kanang nanay rito work na kailangan mo.
So if A can do a piece of work in P days, and B can do it in Q days, and C can do it in R days, then working together every day, the fraction of the work accomplished is defined by this expression. Pero, dapat, plus 1 over R di siya. At ako nilasbon ka mayan. Tuluman kataw. Kung tulo kataw, may man siya, 1 over P plus 1 over Q plus 1 over R. They can complete the same work in kung ano dapat ang combined rate na ni kay 1 over P plus 1 over Q plus 1 over R equals 1 divided by the combined rate of work. Ako na lang i-discuss sa next examples na to. Kaya itong first question ko, ano naman? Ansa? Ang gani? Okay. A can do it in 2 days. C can do it in R days. Ah, ang C, ang combined, Dennis. Pasabot niya. Mga guru, no? Kaya man giduhara. Tanala yung tantangon. Pero na may rate good yatag R ba? Pero gi-assume na guru na, mga na siya ang combined rate. Kaya anyway, mga man siya gipot ang fraction din sa pika side. Ayan na lang. Then, ang work done equals rate times time. So, kanib, murar ni ko ano, kanang velocity equal, ay, distance equals velocity times time, murar na ni ano, dinanat niya man. Oh, man na siya ang rate of work. Kaning 1 over P, 1 over Q, man na siya ang rate of work. Kanib, tulay butang. O, kanina itong gamiton niya, i-assume na ko niya, man niya ang combined rate. Combined rate na niya siya. Ana. So, ato din yung siran ang first problem doon. Ralph can clean his car in 90 minutes, while his friend Ronald can clean Ralph's car in 60 minutes. Working together, how long can they clean the car? So, this problem involves combined rate, no? So, si Ralph ko, no? Makahuman og limpyo sa iyang auto in 90 minutes. Pero si Ronald, pila man, iyang kailangan 60 minutes ra. Now, para ninyo, kung mag-work sila together, mas mutaas ang minutes, mas mugamay. Mas mugamay, no? Kay tinapangayaman sila. So, itong baton, ang uban man kay combined rate of work, 90 plus 60, 150 minutes. Mas magkawa nun, mas lukay na sila maman. Saksun sa'yo, magtabi. Pero, assuming na katrabaho din sila na limpyo yun, ang metabo kay ang combined rate of work nila kung magtinabangay sila, ang rate ni Ralph, 1 over 90. Ang rate ni Ronald, 1 over 60. Equals 1 over their combined rate of work. So, pila man ang C, ani? 36 minutes. Na. So, para mas madali ni sa kalkyo, i-multiply lang ng C sa pika side sa equation. So, balik, yan diba? Ang pag-type ninyo kay C times 1 over 90 plus 1 over 60 equals 1. Mas ang processing nyo na ito. Ah, pero pwede na ginagin yung i-divide na lang ang naka-parenthesis sa pikas. So, 36 minutes na lang kung katrabaho sila together. Okay ra? Naka-alo ra? Kani ko no?
Glenn can paint a house in 9 hours, while Mark can paint the same house in 16 hours. They work together for 4 hours, pero si Mark ni uli og sayo no. After 4 hours ni uli na siya, si Glenn na lang nabilin. How many more hours did it take Glenn to finish the job? So saan man eh? Ang nakakuano kay tungod ani, murag matriki siya gamay kay after 4 hours, kuhan ko no. Try sa ko na ninyo. Wala ni sas. Isa? Gaya? Ando garbo. Ale. Okay, so, atong first i-calculate, di ba, sa first 4 hours, nagtrabaho pa man sila together. So, ato sa i-calculate ilang combined rate. So, ang rate ni Glenn, 1 over 9 kang Glenn. Yan ang rate ni Mark, 1 over 16. So, working together, pila man ilang combined rate niya? Pila? C equals 5.76. Now, they work together for 4 hours at this rate. No? Yan, unsa itong formula sa work done? Diba, work done equals rate times time. So, itong button kay 1 over 5.76 times, because times na ito 4, kay 4 hours man sila ga trabaho. No? Yeah, pero pag after sa 4 hours, si Glenn na lang ang nagtrabaho. And then, ang rate ni Glenn 1 over 9. Sa so, 1 over 9, i-multiply na ito og certain nga time. I-equate na nato to one work accomplished. Mani siya ang medyo tricky lang apart kanin. I-treat lang ang pag-paint sa house na tibuok as one work done. Marag, yan na. So, ang pag-input sa calcue, kung ano? Kapila, 2.75. So, T equals 2.75 hours. Balik, kurang ang katong 1 nga work done, ako nabili, 1 na lang i-equate sa 1 over 9 times. So, ang equal, sir, 9 over 36 divided by 1 over 9, right? Ay, 2.75, may answer na ni Islaban. Islaban. Kasi tungod sa combined rate, kay kailangan ko abo man yung 5.76 gadaan. Kay combined rate man eh, di man na ma-add rate sa 16 o 9 ba? So ganita, sunod. Paspasal na ito gamay.
Wala ra ayan. A tank can be filled in 9 hours by one pipe, 12 hours by a second pipe, and can be drained. Muni ang kuna niya, makapatriki. Can be drained when full by a third pipe in 15 hours. How long will it take to fill an empty tank with all pipes in operation? So kanang first two pipes, 9 hours, kay gafil na siya sa tank. Ang 12 hours po sa second tank, gafil. Pero ang third tank, ga-drain siya. No? In 15 hours ko nun niya ma-drain. Na kung drain, minus ato gamiton. Mora na siya i-kwadra. Ang bag, medyo bago sa kaninga problem. So atong combined rate of work would be 1 over 9 para sa fill plus 1 over 12. Pero ang ga-drain minus 1 over 15 equals 1 divided by the combined rate. So pila ang combined rate? 7.83 hours. Pero asam na siya dira? Yun sa manipag kuha na nga choices. Ang 0.83 convert into ano? So 0.83 hours ay so, hours times ano to? 60. For every 1 hour 60 minutes. No? Bidra sa times na so. So, pila man eh? 7 hours and pila man ang 0.83 times 60? 49.8 minutes. Patay. Ang pinaka doon, ra? Tara. 7 hours and 50 minutes. One over 9 plus 1 over 12 minus 1 over 15 equals 1 over x. Ah, yan na siya. Okay, kaya kasi yung mga doon na kay 15 plus 12 plus 9. Ay, or what's up? Okay, 1 9 plus 1 12 minus 1 15. Ingan na ka. Kaya hindi pa yun yung kong nipo. Oh, yung mura yung reciprocal. Oh, ingan na ka. Hindi pa yun. Ah, yan na. Yeah, dere pa ta sa mixture problems about magot pa patas flak ani. Tara na mura sa. Adi ako nang gi-draw kanina. Okay, ako sila gipakita ba solution nga dinaga mag-draw. Ah, sa man. Ay, i-upload pa ko ni. Pero naray mo, video, matalino, keep up, naray mga video na sila. Ay, gala. Sa, wala ba, wala pa? So, dinita sa mixture problems. So, mixture problems deal with combining different substances or quantities to create a mixture with specific characteristics. They involve determining the amounts or proportions of the components in the mixture. So, pananglit, naboy 35% alcohol. Yeah, 10 liters. Yeah, i-combine na nako 65% gasoline. Yeah, 15 liters iyan ang content. Ang resulting mixture eh 100% ya mixture niya 25 liters. Yeah, 10 plus 15 25 man. Yeah, 65 plus 35 25 liters. Pero si Lord, si Rolly, 100% alcohol. Ah! Okay, hindi, hindi, hindi. Sulit na yun sa B, yes.
Gasoline na eh, gasoline na. So, tani ko lang. A mixture of 40 pounds of candy worth 60 cents a pound is to be made up by taking some worth 45 cents per pound and some worth 85 cents per pound. How many pounds of each should be taken? So, akong general formula nga gamitan na yung sauna kay... Hingani. Formula. Concentration, conk na lang, tasking is what? Concentration times amount, concentration 1 na lang, times amount 1 plus concentration 2 times amount 2. Pero pwede pa niyo maghana, kung tulog abog yung mong components, pwede na, madanog, concentration 3 times amount 3. Kani siya, equal niya siya sa total concentration multiplied by the total amount. Na, applicable ni sa tanang problems. But possible nga, ang usa ni ma-minus niya, ang usa ni kay ma-zero or 100. Depende sa nature sa problem. So, sa kanina yung problem nato, unsa man natong ganahan nga mixture, ganahan ta nga, kuan mano, 40 pound of candy worth 60 cents a pound is to be made up by taking kaning mga kuan nato components. So atong ganan nga resulting mixture di ay kay 40 pounds ang concentration na lang 60 cents per pound multiplied by 40 pounds mani atong resulting mixture. Now to form this resulting mixture mani atong kuano nikuha tag 45 cents per pound nga candy o 85 cents per pound. So, mana siyang mag-act as concentration. So, tiputan dire. 45 cents per pound. Na. Yeah, multiplied by a certain amount. Let's say, X. Yeah, nikuha po tag candy nga 85 cents per pound. Apunta na, pila ito yung multiply, ana? Iba nila ninyo nga, ang amount 1 o ang amount 2, kailangan mo equal sa total amount. No? So, unsa man kung i-plus sa x para may mong 40. Di ba, mura rin siya. Example, y na siya. Y. Di ba, we can say nga, x plus y is equal to 40. So what is y? Y equals 40 minus x. So kaning expression sa y, listan na lang ako. 40 minus x. Again, x plus 40 minus x, may mo around 40 pounds. So mura ninyong tananggit kaning mga components ninyo dire. Dapat equal gina ang amount sa resulting mixture. Kana sila, kung imong i-add. So, pilay value sa x. X equals 25. So, 25 pounds atong kailangan sa 45 cents per pound nga candy. No? Na pila atong kailangan sa 85 cents per pound? Why? Diba, 40 minus 25 from this equation. So, 15 pounds sa 80 cents per pound nga candy. Na. So, mo-make sense rupod, no? Kamay ra itong kailangan sa 80. Mas daghan sa 45 cents. Kay 60, ganun lang nga. 60 na lang ako pagbaligyan niya. Na. So, mas gamay ang 80 para mabalance siya 45. Na. 25 ka 45. Yeah, 15 ra ka 80. So, mani atong answer sana. Okay ra? Ano ra? Again ha, mura rin yung concentration times amount. Anan? Concentration amount. Yeah, total mixture na siya. Ako lang yung discard. Thank you.
So, kani ko, no? A pharmacist needs 70 liters of a 50% alcohol solution. She has available 30% alcohol solution and 80% alcohol solution. How many liters of each solution should she mix to obtain a 70 liters of a 50% alcohol solution? So, para ninyo, asa ang total mixture na? Ang total mixture, kanay ang gikinhanglan nga 70 liters nga 50%. So, pwede rin na ninyo i-percentage ang 50, pwede rin po dili. So, natubot yan. Ang total mixture na to, 50% nga 70 liters na equals natay 30% nga alcohol solution. Multiply na ko by a certain amount X nga plus 80% concentration, multiply na ko by 70 minus X. Mora na ang kuhanan ninyo dyan. Ano na po tayong liters? So, pila may value sa X? Mo ni atong kailangan para sa 30. Para sa 30%. How about sa 80%? 70 minus 42, kailangan? 28. So, mara na ang atong answers. Pero anyway, no, na'y solution din si sir. Na. So, 30% alcohol solution X, ang usa 70 minus X. Resulting is 70% of 50% alcohol solution. Notice nga, ang iyang percentage, iyang decimal. Same, ragay po ng result, anak, sa second sound. Kani, lingaw ni gamay. Ang answer ni 1.33. Ena. So ato ko nang basahon sa problem. Si Norris ko no, nako na siya 20 ounces of 20% salt solution. So, 20% ang concentration, amount is 20. Nya, iyang ganahan nga ma-achieve kay 25% nga solution. O na iyang ganahan ma-achieve. How much salt should he add to make it a 25% solution? Na. So, kaning 20%, kaning first ba? Muna siya, 20% of salt solution. Ang kaning salt ngayang i-add, purely salt na siya. So, 100% salt na ang iyang i-add. So, ang may tabo, plus 100, 100% nga salt, times X. So, kani, pila naman niya ang amount niya? Ang amount, may mong 20 plus X. Kaning doka amount i-add. So, pila value sa X? 1.33. Ounces. Nabasig mo ta na mo, sir, ganong dili man 20? Kung dili na ni mo increase na yung concentration, dili gina mo increase ang concentration po sa final na solution. No. So kung mag 20 times 20 ka plus 20 times X, ang resulting value na negative nga number, so ay ba yan?
Answer man. If one is how much, so should he have any discovery see as well? So make it. Ade mo tao, 15% solution for this. Ay, o sa nga ang questions kay, kung ano na ang, kung tanan na, how much water must be evaporated to reduce? Okay, ma-minus. Ay, how much water must be added ay? Must be added kay, kung add ka water, mas magamay ang concentration sa salt. Okay. Yun sa moving sense nga, magamay siya. Oh, magamay ko. Yung punan, okay. Kung hubas siya, mas mura ko ang percent sa salt. Pero nidiritso na, nidiritso na siya sa motion problems na niya. Wala to na-discuss nga concepts ba? Pero anyway, ako na lang i-run through ang solutions sa katong i-discuss na ko sa among section. So, okay ni. Na mixture problems diri daghan. Na ang uban wala magud na takol. So asa man tong kana? Ah, pareha ni. A 100 kg salt solution originally 4% by weight. Salt in water is boiled to reduce water content until the concentration is 5% by weight salt. How much water is evaporated? Pwede nga na po katana. So, ang resulting mixture kay kini 100 minus x times 5 nganong minus x na may water nga gi-evaporate pero nganong 0 ang gi-multiply sa x sir ang water 0% man iyang kwan salt yang concentration sa salt 0 nya originally na kay 100 kilogram 4% by weight mo na 100 times 40 minus katong water nga gibawas pero wala siya concentration of salt so mo na yung answer dire kay 20. Nya, kani, pareho rin sa itong gisolve ganina. Kaning mga bago lang. Kani lang. Pwede po din gani. A chemist needs maragmane ang sa yung question. Yung magamay ang concentration. A chemist needs a solution of tannic acid that is 70% pure. How much distilled water must she add to 5 gallons of acid which is 90% pure? So, nigamay ang concentration of 70 ang dapat resulting mixture nimo. So, ang value niya, 5 plus x, man ang amount kani 5 plus x. 5 gallons, dayon, plus katong tubig niya yung i-add. Pero katong tubig, 0% ang iyang concentration sa tannic acid. So, mana, 90 times 5 plus 0 times x. Ang answer ni mana, 1.43. Zero is the number of zero. Ansa? Depende kay kung water po nga solution ang pamunta na, pa 100 sa ng water. Pero huglain nga kwan, zero na. Zero siya. Pwede po din nga ni, ang case. So man, ang nakandun sa mega, kaya na sila case for each nga kwan ba? For each nga situation. So a chemist has 300 grams of 20% acid solution. He wishes to drain some off and replace it with an 80% solution. So, ang iyang gidrain ko no sa kaning kwan, kaning first niya nga naa, iya ko nung isdan og 80% kay para maka-obtain siya 25% nga solution. How many grams must he drain and replace with 80% solution? So, initially no, na siya 300 grams of 20%. Pero bawasan man ko na niya, muna 300 minus x. Dayon, ako to yung gibawas. Iyang adan, iyang i-add balik, pero 80% iyang ipuli. Muna, plus x times 80 niya siya. Niya equals, ang amount, 300 minus x plus x, 300. Ang x, mukansel raman na. Niya, times ang iyang final concentration. So, muna, ang makuha niyo mo, ansa? Ang kanira na. 300 minus x plus x. Ang x, mukhang 7. So, 300 nila yung mabili na. Ang itayin mo sa kalkyo na kay kining ang expression equals 300 times 25. So, possible money ang mga kwan, mga rare cases sa kwan, mixture problems. Wala magod ang nadire. Pero ang nakalimut sa dire kay nasa siya example nga wala po dire sa mega. Kay katong salt nga itayin 100 ba? Mo sa ikwan. Masindot nga tanan situations makabar niya. Tumurag diri ra ta kutob sa motion problems. Na.
Ay, unya dili lang ta mag-review ning kon kani. Kabaw naman ni. Kani na lang, speed of the boat with the current, yeah, na boy usay against the current. So, for example, natay waterfalls baron. Na waterfalls. Nya ang direction sa flow niya, pahinga na. So, kung doon natay barko, na, basta barko na. If natay barko, nya, nisunod ang iyang direction kay padung sa current pod, along with the current, diba mas bukas pa siyang dagan. Pero kung ang barko, musaka, huwag mo ko rin barko musaka sa waterfalls, no? Pero i-assume na ninyo nga, kuha na siya ka ng, dili kuha na yung elevation ba? River lang na, river lang. Nga naka-slope. So kung pauli na ni siya, mas mainay na siya, no? Kay against naman siya sa current. So muna, kung kuha gani, speed of the boat with the current, muna i-plus ni mo ang velocity sa current. Kay mutabang man ang current niya o increase ang speed. Yeah, kung against the current, imo siyang i-minus. So, usay, dili current, usay, kuan po, wind po na, kay ka ng aeroplano, if mo travel siya with the wind, mo increase iyang velocity. If mo travel against the wind, mo decrease po. Anyway, naratayin, sample sa natin. Kani sa kono? A pilot flies a distance of 600 miles. He could fly the same distance in 30 minutes less time by increasing his average speed by 40 miles per hour. Find his actual average speed. So, atong i-define sa average nga situation. So, again, no, diba, distance equals velocity times time. And then, 600 miles ang matravel sa pilot. Kung iyang gamit, kaya ang iyang average nga speed multiplied by a certain time. Na, wala pa nakabawa na. Pero, kung iya kunong increase na iyang speed o 40, unsa naman na, unsa may tabo, di ba? Murag, V average plus 40. 600 miles, kaya po ni. Pero ang iyang time na kailangan is 30 minutes less time. No? So, T minus 30. But take note nga ang kuha na ni 40 miles per hour man. No? So, kailangan i-convert buta ni into hours. So, ako lang ibutangan og unit. Miles per hour. Yan na. So, unsa ko yung multiply ni niyan? 30 minutes man eh. 60 minutes in 1 hour. No, pero pwede rapod. Nga, divide na lang ninyo. 0.5, automatic naman. So, nana kay doha kay equations with two unknowns. Masolve na lang mo. Find this actual average speed. So, i-define ako ang time in terms of the average speed para makuha na ko ang average velocity. So, 600 niya siya divided by the average velocity. So, kaning time na to dira, ako na lang ilustad. So, our equation would be 600 equals velocity average plus 40 multiplied by 600 over the average velocity minus, ilan man na, 0.5 man na, no? 30 divided by 60. So, pila ang average nga speed? Again na, atong gilis din, kanira. Akong i-highlight ako. Kana, gilis din ba niya ang T3? Pila? 200? Ang sa unit, ano eh? Miles per hour. Okay na. Anyway, ako lang ni reason lang gyapon.
So manano at pwede ra pod nga ang inyong equation kay in terms sa time. Kani ha, in terms sa time niya. So 200 miles per hour. Kani ko na. An airplane takes 3 hours to travel a distance of 260 miles with the wind. So unsa man nagtabang siya ang velocity. The return trip takes 4 hours against the wind. Find the speed of the plane in still air and the speed of the wind. Ana. So moving sense ra nino nga makuha gyud yang velocity kung against the wind. Kay 4 hours man yang kailangan sa trip, pero 3 hours ay ang kailangan kung with the wind siya. So draw tayo ng plano. Na. Bird, murag tayo inside. Basa ka na. Dayon, with the wind, sani? With. So, ang velocity sa plane o velocity sa wind, i-VA na lang ko na. VA, nagkuyog sila. So, ma-plus na to ang iyang duha ka velocity. So, what we can form is VA plus VW. Ato lang yapon, i-distance equals velocity times time. Velocity man eh. Pila yung time nga kailangan ko nun niya. Kung with the wind, di ba? 3 hours. So times 3 equals pila ang distance nga na-travel? 260. Ano? So unsa itong ikaduha nga equation na eh? Kung kaninga airplane, kung ano against the wind, makuha na lang. Ano, pauli. Sa kana. Nya, VA gyapon eh. VA, pero ang velocity sa wind, padaw man diri. So, ang net velocity, ma-minus na. So, VA, minus na. Minus VW times 4 equals 260. Naman na yung two equations, masolve na yung dua. So, i-distribute na ang coefficient. May mo na yung 3VA plus 3VW equals 2160. While the other one becomes 4VA minus 4VW equals 2160. Equation 1, equation 2. So, pila ang velocity sa airplane o velocity sa wind? Ang airplane, 630, sorry, distance ni miles na niya, hours ang time. So, mph. Ang wind, pila man? 90. mph. So, kana. Ay, nag-magic triangle. Sky lang ko na. Ang iyaga po na kay, in terms of time, raga po niya ang solution direct. Ano ko na? A train starts from Los Angeles and heads for Chicago at 40 miles per hour. 2 hours later, a passenger train leaves the same station for Chicago, traveling at 60 miles per hour. How long will it be before the passenger train overtakes the freight train? Ato i-draw. So, dirita sa train 1 ko, no? Draw tag train 1. Assume na to, mani ang LA. Yan, nadiri ang Chicago. Na. So, kani, mani siya ang train 2. Initially, nadiri ang train 1. No? Yan, ang final point sa train 1, nadiri.
Putan ka lang. So akong ikon lang no ang si tawag gani. Ang front lang, front nga distance sa akong tanawon. Then natay train ko dire nga train to ang speed sa kaninga train 60 mph ko no. Nya sa train 1 pila yang speed 40 mph. Pero ang train 2 ni travel after 2 hours pa no, 2 hours later. So kanina yung train 1 na siya head start daan. So naka-travel na ni siya 2 hours. So atong butang ko na no, kani. Butang ta lang mo na ni yang head start kana. So how much is this distance? Ang speed man ni train 40. Ang time nga yung na-take 2 hours. So nananin ni siya head start nga 80 miles. Na no. Pero at this point, na may summer dira nga mag-abot silang duha ba? Kaya ang punta naman okay, how long will it be before the passenger train overtakes the freight train? Nasaan nga na maka-overtake man eh ang second train? Mas-pas-pas man siya, no? 60 mph man eh ang speed. So, kaninga distance, what if i-label na ko as 60 multiplied by the time nga kailangan? So, for this certain amount of time, mapod na ang gitravel sa first train na to. So, kini siyang distansya, this is 40 times time. So, di ba, mag-agree ra mo nga, equal ni. Kaning 80 plus 40T equal sa 60T. So, mora na itong i-equate. 80 plus 40T equals 60T. So, pila yung value sa T? 4 hours, no? Na. Okay ra. Naka-follow ra. Anyway, na yung mas nindot nga problema ni kung ganaan mo i-challenge yung na kani, picture lang yun yung mga problema. Kung gihatag sa kanang number 24. Ang answer na letter D. Kasi saan ako nangyayatag sa ban? Saan ako nangyayatag sa katong ipapalim mo sa alis ba? Question ba? Letter D answer. Nakuha niyong Kyrel? Ano ang gato? Na gato? Rita, sa club na buta. Add lang kong 10 minutes, wait. 10 minutes lang. Pasa ito na huwag ibutang. So, explain lang ako ang basics aning lab problems, no? So, pananglit, ang oras kay alas 12. Yan na. Mauna akong ganan ng reference point. Basta magunawan ako aning problems. Now, di ba, para mo tungtong ang Arhan sa alauna, pila may i-travel sa minute hand? Di ba, the minute hand has to travel one revolution. No, kaya hindi ka tuyo ka niya, ang kaning Arhan, tana sa alauna. So, kung sa itong ma-derive ani? Na. Di ba, ang tibok na tuyok sa clock, ilan man na? Di ba? 60 minutes man na ang tibok tuyok sa clock. So, kung ang minute hand mo move og 60 minutes, pila may na move sa our hand?
naka-move siya og 5 units no or 5 minutes. So 5 divided by 60 may mo 1 divided by 12. So for every x movement sa minute hand, ang hour hand mo move og x over 12. Mo na siya concept nato dira. So for example la kini ni move siya og x kana x i travel sa minute hand. Kani ni travel ni siya x divided by 12. Okay ra? Agree ra? Nya ang akong reference para sa derivation kay sometime after 3 o'clock. Mani siya akong ganan nga basihan sa derivation. So explain lang ko na. Ang kaning x, mani siya ang distance nga na-travel sa minute hand from kaning 12 na position. So x ni siya. So if ni-travel si minute hand og x, pila gi-travel sa our hand. Di ba? X over 12. Ana. So we can form an equation base ani nga figure. So ako lang ni explain kamaya. Kining 5 times 3. Dire na lang ako na ni drawing ani. Di ba? Mo agree mo nga kani nga distance kana siya padong sa 3. Pasensya na lang ang kakurog. Diba, this would be 5 multiplied by 3. Anong 5, sir? Diba, 5 minutes man for every one. Na 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. So, kani siya nga, kaning 5 times 3, muna siya itong gitawag na head start sa our hand. So, ang pag-identify sa head start sa our hand, kay tanawa lang asa siya in between. Nga tanawa ang before. So, for example, ang time between 3 and 4, pila may head start? Ang head start kay 3 times 5. Pero what if ang time, ang arhan, nadire, what if lang, in between siya sa 6 ug 7, pila akong, kwan, head start? Ari ka sa before, ang head start mo kay 6 times 5. Mura na siya yung basic nga, kwan na. So, anong kailangan na? Notice nga, if kaning head start, plusan ako o x over 12, di ba, makuha na ko ang nanto dire nga point. No? Ana? Makuha ko na ang distance. So, maghimo sa kong equation using the minute hand. So, akong button, x, no? Nya, i-plus na ko ang distance between the minute hand at our hand. Muna siya ang d dire. So, kaning d, distance between the minute hand and our hand. Now, kanyang t, pwede din siya ma-plus or minus. So, sabay gauna, ang our hand or ang minute hand? Gauna ang our hand. Ang puha man ang our hand. So, gauna ang our hand kaysa sa minute hand. Muna, positive ang d, anak, nga gamiton. Pero kung mag-una gani ang minute hand, minus na ni ang d. So again, plus if our hand is ahead, then minus if minute hand is ahead. So using this formula, dali na lang ka makasolve. Na uban nga questions nga pwede, equation na lang ka direct, so di lang ka mag-draw. So example lang. One example lang siguro taro, no? Okay. Dili na mauman. So at what time between 7 and 8 o'clock will the hands of a clock be in the same straight line but not together? Now, ano itong orasan? So between 7 and 8. Na, atong time, atong head start gamiton kay 7, no, kay between 7 and 8 man. So atong, sa tadere. So, sige, ito yung formula ito, di ba? HS plus X over 12 equals, ang sabi ni? X plus D. Pero plus minus na siya. Kaya. So, di ba? Kanusa mo na mas straight, di ba? Yung ana ang itsura na. From kanina point, from alas 7,
Nay point dira nga informa siya straight line mo na siya pasabot not together man. So towards opposite direction sila pointy. So pila head start, ang head start between 7 and 8. So 7. 7 times 5 plus x over 12 wala ko tagabaw. Pila ni ang x equals x niya plus minus d. O sa ganyan ang d, di ba ang d kay distance between the minute hand and our hand. So ang conversion na ito na kay for every ang sabi ni ang tibok kuno clock atong tanan. Pila man na? 360 degrees man na kay 1 revolution man na ang clock. Pila man na ka minutes? Diba 60 minutes mo nang tibok na tuyok sa clock. So 360 divided by 60 minutes. So kung ato ni siyang i-simplify, pila man eh? 360 divided by 6, diba? We can say that 6 degrees is equal to 1 minute. No? Now, para ninyo, pila man ang angle? 180 degrees. No, kay naka-4 man siya og straight line. So, kung ang 180 degrees, i-convert na ko into minutes, times and ko ni siya 1 minute niya, ang kubos dapat ang degrees para mo cancel. 6 degrees. Ay, sorry. So, again, no, 180 times 1 minute is 6 degrees. So, we have 30 minutes. Pero may larapod na ninyo, 180 yun na ang 30 minutes. Kay, kanit, 30 minutes man eh. Kung ingalan naman ko yun, 180 minutes, makakam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 ak
So, unsa man atong gamitan ani, plus or minus? Gaon na ang minute hand or ang hour hand? Ang hour hand. So, plus. Dili ta magtanaw from dira ba? From nga na atong orientation. So, ang D na to, 30. So, pila de value sa X? Five point 45 minutes. Ina. So ang time day karon is 7:05:45. Ano oras? Kon from muratag clockwise atong rotation. Clockwise. Gaon naman ang hour hand. Gaon na siya kaysa sa minute hand. Mag-una ang minute hand kung, for example, example lang, nadiri ang minute hand. O so, gaon na ang minute hand kaysa sa hour hand. Tingnan na ra. Kani ko na. Palit na pagamay sa meeting. What time after 6 o'clock will the hands of the clock subtend an angle of 45 degrees for the first time? Tatumbuhan na nino kung inyo dyan ang i-draw. Ama niya itong oras. Time after 6 o'clock nga ang angle between sa hour hand of minute hand, 45 degrees. Pero pwede rin yapon nga itong gamiton is katuloy pong HS plus X over 12 equals X niya plus minus D. Ina. Now, naturally, mag-una gitang hour hand na para makapurma o 45 degrees. Kaya kung mag-una na ang minute hand, mabot na siya diri nga oras. Kaya kung possible ba nga, move na siya. So, atong head start, pila man? Time after 6 o'clock man. 6 atong head start. So, 6 times 5 equals, I mean, plus X over 12 equals X niya plus minus. Plus, gawin na ang hour hand. Niya, pila man ang 45 degrees?
in terms of minutes, di ba? Again, no, atong conversion, ang 1 minute kay 6 degrees. So, pila may value ni x? 1.5. Pila? Thirty plus x over 12. Pila? 24 point. Pila? 5.5. So ang time day karon kay 6:24.55. Pero na yung ubang cases nga ang pagsuot gani dili kay ngani. Nay usay nga ingani ang pagsuwatan na niya. Kanang for example la. There are cases nga ang kanang 24.55 input na sa kalkyo. 24.55 equals kanang sa kay iya ingani. Ngana niya pag-express. So makita ninyo ana sa solution kay ngani 6 nya yeah. 24 nya yeah. Kolo na pod nya yeah. Kanang 33 minutes sama na i may ngani ni siya may ngana niya usay na siya point something dira pero na siya usay nga wag nga maglain kolon anyway pakita na ta mo maglain example ni pod kanila sa atong i kuha ni answer. Yeah, kanila yun yung activity ron. Asalam ba? Sorry lang. Para attendance lang ninyo. Eh, tangan man ni server. Kaya, medyo kailangan nga. Kailangan nga, drawing nga. Pero ako re-discuss ang solution na niya. Tindan ang tatamaw sa video niya.